Hello guys, welcome back sa channel natin. Para sa video natin ngayon eh, magre-relining tayo ng clutch ng Honda Click. Hindi ko yung natanong kung 150 to, pang 150 o pang 125 to. Pero, excuse me. Ito, nakikita nyo, ang issue ngayon ni sir dito, kaya niya ipina-re-relining sa atin, eh, nag-i-sliding daw. Nag-i-sliding, mudulas lang, ayan. So, ayan, nakapagpalit na daw siya ng brand new nito. Ito na yung nabili niya ng brand new. Tapos yung stock niya, nasa kanya pa rin. Tas, pero sabi niya, genuine daw to. Galing kasa. So, palagi ko ito. Hindi kasi siya lumalapat ng gusto eh. Ayan. Itong yung kabilang part lang, itong part lang na to yung dumidikit sa bell. Sabi nga niya, nilagyan niya na nga daw ng hiwa. Ito pa isang side. Ayan. Nakita niyo yung mga itim na part. Ayan. Yung mga may itim na part, yun lang yung lumalapat dun sa ano niya. Sa bell. Ito rin, same din. So, ayun, sabi niya, gusto niyang masubukan. Testingin natin sa kanya kung lalapat yung gagawin nating lining sa kanya. Sana maging okay para hindi na mamroblema si sir. Magamit niya na nang maayos yung ano niya, yung Honda Click niya. So, medyo malayo pa yung pinanggalingan niya. Nakita niya lang daw tayo dito. So, sakto-sakto naman. Tapos, ito daw yung unang ginamit niyang bell. Ang ganda ng pagkakayari ng bell na to. Hindi ko na natanong kung kanino gawa to eh. Pero ang ganda. 2019 pa daw niya ginamit. Kaso pinalitan niya ng stock ulit na bell kasi masyado daw mabigat. So, palagay ko dapat pinaayos niya na lang din yung ano niya, pinasetup niya yung CVT niya kasi stock na stock pa daw. Tapos ito lang yung pinalitan niya, itong bell. Pero ang ganda ng bell. Napakaayos ng pagkakagawa. Sobra solid. Solid na solid to. Mamaya tatanong ko sa kanya kung kanino gawa to. Kasi ang ganda talaga ng pagkakagawa. Dati daw itong kulay itim. Pinalitan niya na lang daw ng pintura. Pininturahan niya na lang ulit. So, ayun. Kakabitan na natin ngayon to para makuha na ni customer at magamit niya. Sana maging maayos sa kanya yung paglapat nito kasi siya lang yata yung magkakabit eh. Pero pinaliwanag ko naman na kay sir yung mga dapat niyang malaman tungkol dito kung gusto yung estimated na itatagal natin, na itatagal ng lining para at least alam niya na yung ano niya, yung mga dapat niyang i-expect. Hindi na masyadong mataas yung expectation niya. Ang sa kanya lang naman, basta hindi na mag-sliding, yun lang yung concern niya talaga dito. So, simulan na natin. Thank you.
hindi ko na masyadong pinakita lahat ng proseso kasi medyo haba pa yung video natin. Wala na tayong memory. So ito yung una, yung stock. So ganito siya, babaklasin ko yung lining. Pag natanggal ko na yung lining, ganito na yung magiging itsura niyan. Ito, nalinis na natin to. Saka, medyo hinabaan natin ng konti. Ito, makikita mo. Ayan. Medyo mas mahaba na siya. Sumunod niyan, ito na yung magiging finished product natin. Ayan. Ayan. Ganyan yung mga ano natin. Ganyan yung mangyayari. So, ito, kung ipagko-compare natin itong dalawa na to. Ayan. So, hinabaan ko lang siya ng konting-konti, mga 10mm siguro. Ayan. Makikita mo naman yung comparison ng stock at saka nung rebonding natin. Hindi na ako masyado makapag-video ng mahaba kasi puno na yung memory natin eh. Wala na akong space. So, kaya ngayon, pinapakita ko lang sa inyo. So, ayan. So, ngayon, gagawin ko na yung iba. Yung dalawang piraso pang natitira. Tapos, ang gagawin, susunod na gagawin ko naman is, medyo ipap, ito yung ginamit ko yung lining. Ayan. Medyo maliwanag lang eh. So ayan, yan yung ginamit nating lining. Rabi rice na medyo matigas. Compared dun sa mga ginagamit natin dati. Tapos dito natin ngayon siya, after na mabanding na yung tatlo na yan, ilalapat ko na lang siya dito para medyo pumasok naman. And then, yung may-ari na lang yung mag-a-adjust ng saktong kapal talaga niya. Kumbaga, para konti na lang din yung tatabasin niya. So yun lang, gagawin na natin yung iba para makuha na ng may-ari ito. So, hello guys. Ito na yung finished product natin. Yung kinalabasan ng ginawa natin kanina. So, ayan. Mas mahaba na siya. Mas mahaba. Tsaka yung kapal niya medyo makapal pa rin to. Hindi ko talaga sinasakto ng kapal eh. Talagang kailangan na kayo yung maglapat ng gusto. Kasi pag ginamit nyo kasi to medyo masisiksik pa siya. Kaya lalaki pa rin yung clearance ng ano niya. Kumbaga, nasa sa inyo na lang yun. Kung gagamitin mo hanggang sa masiksik yung ano, lumaki yung clearance sa loob ng bell. Or lilihahin mo na. Pero sa experience kasi namin, medyo nasisiksik pa to ng konti. So, ayan. Ayaw lang mag-focus. So, ito. Yeah. Ito yung lapat niya sa bell. So, ganyan lang ako maglapat talaga eh. Yan, yung kapiraso lang na yan yung nagiging clearance niya pag ginagawa ko. So, kapag sinalpak nyo kaagad to, malaki yung chance na nakaminor pa lang kayo, umiikot na yung gulong niya, nakakabit na yan. Tsaka, nung binawasan ko pala to, wala yung clutch spring. So, ano pa yan? Uusog pa yung lining na yan papasok. Lalaki pa yung clearance niyan. Kaya, ako, kung ako lang, hindi ko na ninipisan to. Sasalpa ko na lang kaagad to sa motor eh. Pero, depende pa rin sa may-ari kung paano yung gagawin niyan diskarte. Kung ninipisan niya or ano. So, yun lang. Hirap mag-video pa. O ito. Ayan. May sulyap. Ano daw pala to? Wing bell. Yung mga unang labas ng wing bell daw yata to. Wala itim. Matte black yung pintura nito dati daw. Sabi ng may-ari. Napakaganda. Pucha. Lapat na lapat yung ano, yung reinforce niya. Kaya lang ayaw nung may-ari, masyado daw mabigat. Kaya lang sabi ko naman doon sa may-ari, dapat ka ako ipatono mo na para
magamit mo ng maayos to kasi stuck lahat eh, tapos sinalpak niya lang yata bigla, sinalpak niya lang daw lahat yung ano, ito, yung bell niya. All stuck yung panggilid niya, tapos pinalitan niya lang ng bell. Tapos stuck lining, stuck clutch spring, stuck center spring, stuck bola, stuck lahat. So, ito lang. Abangan na lang natin yung ano nito, yung feedback ng may-ari kapag nagamit niya ng mga ilang buwan. Saka yung lining na ginamit ko rito, mas matigas siya doon sa karaniwang ginagamit ko dati. Pero same pa rin siya ng itsura. Hindi lang masyadong nagfo-focus yung camera natin. So yun lang, salamat. Kung nagustuhan nyo itong video natin ngayon, i-share nyo na. I-like nyo na rin, tsaka mag-subscribe na kayo, napakalaking tulong sa akin yan. Kung dadami pa yung mga nakakapanood, mga viewers natin, tsaka yung mga nag-share dyan, share nyo na! Subscribe na rin, salamat!